gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Gagawa tayo ngayon ng reaction video tungkol sa tracking skills ng Scout Rangers. Nakita namin siguro ang documentary yung kay Joey Lambert, Lone Target, o Manhunt. Tingnan natin kung ano yung nangyari doon. Isa ang episode na yon na kung saan makikita natin ng Scout Rangers ay nagpakita ng kahusayan sa tracking skills para mahuli si Joey Lambert. Sa mga iba't ibang mga episode, kung panoorin natin, nakita ninyo na hindi siya nahuli ng mga ibang mga elite tracking units. At ipaliwanag ko sa inyo ng konti, may iba hindi ko pwedeng explain kung bakit nahuli si Lambert, isang US Navy SEALs, no? Doon sa naturang mission ng mga Scout Rangers. Of course, mock-up manhunt na ginagawa namin sa mga operations. And I will relate to you some of my personal experiences nung ako ay nasa ground. Oh, simulan natin. Panoorin na natin yung Manhunt sa Discovery Channel featuring the Scout Rangers. Hinuhuli si US Navy SEAL Joey Lambert. Nakita natin itong scenery dito ay Mount Mabio. Hindi ko alam exactly. Kung hindi ako nagkamali, this is Mount Mabio. It is somewhere in Bulacan. Magubat yung lugar. Ang kanilang target, si Lambert. Mag-isa siya. Obviously, mayroon silang siyang kasama na cameraman. This should be a well-trained guy itong kasama niya. Like him. Kasi siyempre, mahuli siya kung pakangka ang to. Yung scenario ay mag-escape siya at nakikita ko medyo foggy yung parang may umuulan. So, ang target dito ay si Lambert, isang Navy SEALs, no? Highly trained. Nakita ninyo yung suot niya ay camouflage outfit. He's trying to blend with the environment. So, ang tawag dito sa ganitong mission na binibigay sa amin ay tracking patrol, no? Itatrack namin yung say for example, mayroong kalaban na nag-escape from an encounter, ganito yung ginagawa namin. Yung ginagawa nila is to locate the tracks. So alam nila, they know the general area and so they want to locate the tracks. And so what they did is to conduct fan method of reconnaissance, no? Yung bawat area, mayroong reconnaissance and surveillance teams na pinapadala, fan method, balik, another team para hindi mapagod, palitan sila, they will rest, the others will secure. And so hanggang sa makita nila yung tracks, that's what they are doing. So yung ginagawa niya, what he's doing is counter-tracking techniques. So kung may tracking techniques, may counter tracking, and he's trying to evade the pursuers by, you know, performing the counter tracking techniques, tactics and procedures. So it is part of our mission to determine if there are IEDs around or improvised explosive device. It's very important kasi maraming experience yung ating mga tropa na napapahamak sila during tracking operations kasi sa Basilan, halimbawa doon sa Baywas, sometime in 2011, 2012, napakarami ng mga IED during that time. At marami ang mga casualties natin because of IEDs like this, booby trap, napakanipis, hindi na masyadong makita. At nagkaroon na tayo ng titipis, I will not discuss ano yun. So parang sinulid yung ginagamit ng mga Abu Sayyafs and we have found a way how to evade these booby traps. So they were able to spot the IED. Very good. So ang nangyari, the children are, you know, they welcome the American, you know. So mas lalong makikita na mayroong tao doon. Pinagkaguluhan siya. They saw like a celebrity. Nakita nyo. So the
Scout Rangers use a map. Ang tawag siya, gumamit siya ng mapa. Mapagtanungan. They ask someone if they saw a 6-foot tall guy, an American. So it's very easy. So as part of the patrol, if the Rangers are sent out for tracking patrol, and they could not easily spot the actual location of the tracks, then they can ask someone. So they serve as human sensors. Of course, the friendly forces around, you know, the local villagers can be your sensors as well. Very good. Oh, ano yun? Sinipsip siya ng ano, kakampi natin yun. Ha? May leeches. There are lots of leeches in DRT, you know, even in Basilan. And there were instances na pumasok sa mata. So, mayroong tropa niya na napasukan sa mata ng itong leech na to. Maliit, mag-start na maliit. Ang ginagawa ko dyan noon ay sa sapatos, pumunta, butas yung sapatos namin, pasok sila. Makapasok sa loob ng medyas, maliit pa yan sila mag-start. Mabusog yan sa doon para hindi mo maramdaman yung sakit kasi meron yan silang ano eh. Meron yan silang parang part ng laway, hindi mo maramdaman ang sakit nila. And ang mangyayari, maramdaman mo parang may bukol doon. So may kumakagat na pala sa iyo. So ang ginagawa ko diyan ay naglalagay kami ng off-lotion sa ano namin, sa medyas kasi pag maamoy na lang hindi sila papasok. At kung makahuli ako buhay, isawsaw ko talaga siya doon sa off-lotion. Pambawi iba, magsuka-suka siya doon eh. Tinuruan yata ng mga tracker ng AITA ito eh. Ha? Naalala ko yung nag-tracking kami sa mga NPA doon sa Daguma, sa mountain range. Ay mga rangers yung pinauna ko, yung scout platoon. At yung pinakamatarik-tarik talaga ng mga ravine, yun yung dinadaanan. Kasi we don't want to be ambushed by the enemy. So, yun yung ginawa namin, no? Ah, napakatarik, as in literally ganito katarik. Sobra. Kasama sa challenge when you are in the jungle is how to locate yourself on the map. So you have to compare the map and the actual terrain condition. So ang hanapin mo yung references mo. Like, yung bundok doon. So hanapin mo yun dun sa mapa, i-plot mo yun. Then i-resection. Ang tawag mo yun, resection. So kung saan yung mag-connect yung dalawang dot, yung dalawang linya, yung dot na yun, yun yung location mo. And that is if wala kang global positioning system receiver. So yun yung kahalagahan ng map reading and land navigation. It was captured. And we're expected to treat him humanely according to the international humanitarian law. Geneva Conventions, he is not fighting. So, sorry. Hi, Joe. Sorry. Good job, Rangers. Ang masasabi ko, totoo naman yon, ang tracking skills ng ating mga Scout Rangers ay talagang tanyag na sa buong mundo. But we keep on improving our skills through training. And through exchange training with our counterparts, and also by tapping our local experts like AITA trackers, the Manobo trackers, survival experts among our indigenous people, then we can improve our skills. So yan. So let us be proud of our Scout Rangers, the guerrilla's worst nightmare come true, Ranger!